Good morning sa inyong lahat dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP na nakatutok ngayon. Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung ano ba ang inaasahan at magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, March 18. Ngayong araw ng Biyernes at sa darating na weekend, patuloy pa rin ang pag-iral ng Easterlies. Ito yung dominant weather system ngayon sa bansa. Ang Easterlies ay ang nagdadala ng hot and humid air galing sa silangan mula sa Pacific Ocean. Maaliwala sa umaga hanggang tanghali ang aasahan sa halos buong bansa. Pero pagdating ng hapon o gabi ay magpapaulan na ito sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Makita natin dito sa ating satellite image, kakaunti na lang ngayon ng mga pulupulong kaulapan na dala ng Easterlies at tumatawid sa bansa. Pero pagdating ng hapon at gabi, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao dahil na rin sa mga inaasahang mabubuong thunderstorms. Habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang aasahan dahil pa rin sa epekto ng Easterlies at mga localized thunderstorms. Wala naman tayo nakikitang sama ng panahon maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Air Responsibilities sa loob ng tatlong araw. Ngayong araw ng Biyernes dito sa Luzon, patuloy pa rin makakaranas ang malaking bahagi nito ng maaliwalas at malinsangang umaga dahil partly cloudy to cloudy skies na panahon ang ating aasahan. May mga panandali ang light to moderate rains pa rin aasahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa malaking bahagi ng Central Luzon, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora, Mindoro at Palawan. Dala ng Easterlies pagdating ng hapon. Samantalang partly cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms sa hapon naman dito sa ilang bahagi ng Metro Manila at sa malaking bahagi ng Western Luzon, lalo na dito sa Ilocos Sur, Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon at Mimaropa area. Habang magandang panahon naman ang aasahan sa maghapon sa malaking bahagi ng Bicol Region, maliban na lang sa mga mahinang pulupulong pag-ulam pagdating ng hapon o gabi. Doon sa may mga planong umakyat ng Baguio this weekend, asahan ang mga mahihinang pag-ulan sa hapon. May mga pag-ulan din aasahan sa hapon dito naman sa mga planong mga magpunta sa beach sa Pangasinan at La Union this weekend. Dito naman sa Visayas, maaliwalas din sa malaking bahagi ng Kabisayaan, umaga pa lang hanggang tanghali habang may mga aasahang light to moderate rains sa Samar at Leyte provinces pagdating ng hapon, ganun din sa Negros provinces dulot ng mga thunderstorms. May chance rin na makaranas sa mga mahinang pag-ulan sa Cebu, Bohol, Negros provinces, Panay Island pati na rin sa Guimaras Island. Magandang panahon naman ang aasahan ngayong Friday and this weekend sa Boracay. Maaliwala sa panahon at may pagsikat ng araw sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pagdating ng hapon may moderate to intense rain sa maaring magdulot ng pagbaha at landslides dala ng localized thunderstorms sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Soksajen at Zamboanga Peninsula. Inaasahan natin magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon sa Mindanao this weekend. Ang mga pagulang naranasan natin ngayong buwan ng Marso ay lalo na dito sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao ay masasabi nating epekto pa rin ng La Nina na maaaring umabot hanggang April. Kaya po dun sa mga may planong lumabas ng bahay at sa mga uuwi naman ng hapon, siguro doon may mga dala pa rin kayong payong panangga sa ulan. Ngayong Biyernes, walang inilabas na gale warning ang pag-asa sa anumang baybayin ng bansa. Ligtas maglayag sa ating mga karagatan dahil slight to moderate ang inaasahang pag-alon sa mga karagatang nakapaligid dito. Sa mga sandaling ito, nasa 26 degrees Celsius ang damang temperatura at medyo maalinsangan dito sa Metro Manila ngayon na nasa 88% ang humidity. Ito ang itsura ng ating kalangitan na kunan ko kani-kanina lang habang sumisikat ang araw. Maaliwalas na kalangitan ang sumalubong ngayong umaga dito sa atin sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Tulad kahapon, may chance pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw, lalo na pagdating ng hapon o gabi sa Quezon City, Manila, Marikina, Pasig, Camanaba area at Southern Metro Manila. Dahil sa mainit na panahon na ating nararanasan na ngayon, heat index naman ang damang init ang ihatid ko sa inyo. Makita ninyo sa inyong mga TV screens ang ilan sa mga lugar na nakapagtala pa rin ang pinakamataas na heat index o damang init kahapon. Dito sa bansa, pinakamaalinsangan pa rin ang nararamdaman kahapon sa Dagupan City, Pangasinan. Kahapon alas 5 ng hapon kung saan nakapagtala dito ng 53 degrees Celsius na heat index. Sa ngayon, ito na ang pinakamataas na heat index sa bansa. Nalagpasan nito ang 51 degrees heat index na naitala din sa Dagupan nitong unang linggo ng Marso. Ikalawang naman sa ating listahan ang official na ikalawang araw pa lang ng official summer season dito sa ating bansa pero nasa 53
degrees Celsius ng naitalang heat index. Tandaan ninyo, may halos 3 buwan pa tayong bubunuin sa summer season na ito, kaya asahan pa natin na mas mataas na pang heat index ang maaring maranasan. Sinunda naman ito sa Dait Camarines Norte ng alas 2 ng hapon, 43 degrees Celsius heat index. 42 degrees Celsius heat index naman sa CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija, alas 11 ng tanghali. At 41 degrees Celsius heat index naman ang naitala alas 3 ng hapon sa Puerto Princesa, Palawan. Samantalang dito sa Metro Manila, naitala naman sa NAIA Pagasa Station sa Pasay City, alas 11 ng tanghali ang 39 degrees Celsius na heat index. Sumikat kaninang araw, 6.02 a.m. Samantalang ang sunset naman, mamayang 6.07 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Biyernes. Lagi maghihanda, may bagyo man o wala. Mula po dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Happy weekend po!